magko-coffee business ka, yan ang primary mo. Tea brews. Gamit namin transparent. Isa din yun na pinagsisihan ko. Last pop-up kasi. So, talking about me, no? Ito na. Isip talaga ako palagi, is this worth it? Welcome to our back channel. Hello, welcome to the vlog. I say for this vlog, it's parang day in the life siya, pero more on may papakita ako sa inyo on how we do our business. Na-share ko last time, 'di ba, na may cafe kami pero sa bahay lang, tapos delivery lang siya and pick up. Pero yung new thing na na-venture namin is nagpa-pop up kami. Ibig sabihin, parang sa mga event, parang ilang days lang. Like yung itong gagawin namin for tomorrow, 2 days lang siya, tapos may hours lang, tapos yun lang yun. Parang magsisell ka lang dyan sa event na yan. So, kumuha kami for this one. See, it's ay ano, parang, ano yung bacon pop meaning? Bacolod. Bacolod. Con. Con. Pop. Parang ganun. Pero ano si mga anime siya, lahat. Parang arts, everything na ganun. Ano si dyan yung mga nagko-cosplay. Pero may ganun kasi yearly. Tapos si Shobe, yung kapatid, yung sister-in-law ko, ano na siya talaga, palagi na siyang andyan. Yung business niya is related dyan. So, yun. Siya yung nag-refer sa amin if we want daw na mag-sell ng coffee doon. So, papakita ko siya sa inyo. Kasi I don't know how this vlog will go. Pero, yun, let's try. So, parang 3 days siya na vlog. I'll show you yung mga bits and pieces kung paano namin gagawin. Like for now, nasa car kami ni Daddy kasi we are preparing for tomorrow. Tomorrow yung pop-up. So, may mga errands na kami na sinart na namin, honestly, for the week. Like, example, yung pupunta namin ngayon, kukunin na namin yung cups. Nagpapaprint kami ng cups. Papakita ko mamaya sa inyo. So, for pick-up na siya. Kasi last time, hinatid na ni Daddy para magpaprint. Tapos, kukuha kami ng stickers din namin kasi kailangan namin yon. And what else pa ba? Mag-grocery kami. Ano, si bibili ng mga missing or mga kulang namin na mga ingredients, lahat. And na mga kailangan. Meron akong lista dito sa phone ko. So, isa yung gagawin namin ni Daddy. And tawag na to. After that, more on sa preparation sa bahay, lahat. And papakita ko sa inyo tomorrow. Hopefully, kasi isa ako sa magiging barista. Tapos yung kapatid ko, yung brother ko yung tutulong sa akin. And si Daddy dapat, pero something is happening. May nangyari sa mata niya. Yan. Honestly, later magdadaan kami sa opta din. Hi. See, a lot happened. So, parang ganun lang siya. Let's go, go, go. Oh, diba? We're stuck in traffic. Kasi po, dito sa Bacolod, maskara na. Kaya, tingnan nyo nga lang naman. Parang everyday is traffic. Ah, bango. We got our coffee here. Nag-restock kami. Kasi madami na siya. Yun. So, nagkuha na. Ano si restock? Tapos, talagang nagkuha kami ng parang additional more pa for tomorrow's pop-up. Kasi kung ano lang, kung ibibase siya namin talaga sa restock namin sa bahay, madami pa da sana. So, nagdagdag kami para hindi kami kulangin bukas. Especially, para ano na, hindi na, ano ba yung tawag? Hindi na kami parang extra errands for tomorrow kapag maubusan. So, syempre, yung beans, importante yan. Yung binibili namin, whole beans yan siya. Kasi, yun nga, freshly ground siya kapag gumagawa kami. Diba, ano kami, espresso drinks yung sa amin. So, yun. Ground. Freshly ground daw yan. Ground. Siyempre, number one yan, if magko-coffee business ka, yan ang primary mo. Coffee. So, you should have a very, very, very good coffee and we found ours. Talagang super nag-fit siya. Kahit nung nag-make ako ng mga recipe namin, ng mga coffee namin, it's all based on that coffee. Kasi, kapag gagawa ka, hindi kasi siya fit to all. Like, kunyari, may ibang business doon, may mga measurements sila, paano nila ginagawa yung kape nila. It all, it
it is always based sa kape nyo kung paano mo siya talagang grabe yung trial and error ko in making that one. So isa yan sa very important. Nung nakakita kami ni Daddy, honestly, hindi ito yung first na coffee. Yung first namin may kinukunan kami, parang I think pang 5 to siya. Na na-realize namin na masarap siya talaga. Yung ito nga, tapos fit siya for the ingredients na mga pinili namin for our milk, lahat-lahat ng yun. Pero yun, yung source kasi namin is kumukuha din siya, hindi kami direct talaga. So, nagkakaproblema lang kami minsan kapag mag-out of stock. Kasi konti pa naman yung kin-order namin, hindi pa kami pwedeng mag-direct talaga yung parang magpapaship dito. Kasi hindi pa kami ba kapag u-order, talo kami. Hindi pa naman kasi na-obus as parang ganun, kasi sa bahay lang naman. Then, kita niyo sa likod. Dadan! Kita ko sa inyo. Dadan! Our cups. So, may pinipaprint na kami talaga. Ay, alam niyo, at first, yung ano namin, nag-start kami sa stickers. So, parang bubibili kami ng cups na madamihan. Tapos, nagpapaprint kami ng stickers. Tapos, dinidikit namin yun manually. Pero, yun nga. By costing, talagang mas makakatipid ka kapag ipiprint mo siya. Pero, yun nga lang. By bulk ka na dapat kapag order kasi hindi sila pwedeng mag-print na 100 cups lang, parang ganun. Mabuti na lang na kami nagpapaprint, 700 yung minimum nila. So, kunyari, mag 700 kami, meron kaming 16 ounce saka 12 ounce. So, igugroup na namin yun like 300 sa 12 ounce, parang ganun. Tapos, yun na yung paprint namin. Okay yun siya kung sa bahay lang kami, matagal pa yun maubos. Pero mga pop-up dun talaga siya mas mabilis. So, kaya nagpagawa kami ulit. Kasi meron pa kami sa bahay. Pero, ito siya, nagpagawa na kami. Pakita ko sa inyo, cute siya. Yung need mo lang is logo. Tapos, kailangan mo kasi sa mga printing, kung saan ka nagpa-print, doon ka na. Kasi, yung pag, parang yung frame o yung parang paggawa nila ng logo mo, may bayad yun siya. Pero, one time na bayad yun. Kasi, yun yung parang pangdikit na nila para sa cups mo. Da-dun! Pero, hindi siya kasi kita kapag ganyan. Ay, yun naman pala, clear yan. T. Bruce. That's our logo. Tapos, pero ito nga, kasi may na, ano kasi kami, may nakita kami na kind of cups na fit for us na mas mura. Kasi yung usually, yung mga pinapaprintan nyo, kung magpapaprint kayo, meron din yan sila na may cups na kasama. Parang yung cost is cups, lids, saka yung print. So, pwede ka mag-order sa kanila para hindi na siya hassle. Pero yung sa amin, mas cost, mas nakakatipid kami kung kami yung bibili ng cups. May source kasi kami na binibilhan. Tapos, ipapaprint lang namin sa kanila. Ngayon, pupunta kami kasi kukuha pa kami ng stickers. Kasi yung sa hat namin na coffee, hindi kami nagpapaprint. Parang sticker lang. Kasi mas konti talaga, hindi pa ganun kadami yung hat na mga orders namin. So, kaya lang siya na print yung stickers lang muna. Tapos, minsan yung mga cookies, kapag may mga sinisala ko na food, dinidikitan ko rin ng stickers. So, kailangan ko pa rin yung stickers. Pero talagang pricey talaga kasi magpagawa ng stickers. Parang ano, syempre transparent kasi yung pinapagawa namin, madami. Pero syempre gusto mo rin may class or parang may ano pa rin yung ano mo, yung parang yung product mo, yung logo mo. There! Nakuha na namin yung stickers. Tala ba to? Da-dun! Ano ba yan? So, ang ginagamit namin, transparent. So, tapos yung, ano talaga, yung color ng logo namin, which is brown. Pero, doon sa cup, nag-change lang kami to white. Kasi, mas maganda siya kapag may kape or may laman yung cup. Bayer Coffee. There. 19th Street Coffee, yung pangalan. Cute, diba? Kasi dito siya sa Lacson banda, nasa 19th Street, o, diba? Simple. next namin, syempre yung mga dapat nabilhin. Yung mga gamit kasi, we need to parang mag-a-add para tomorrow mas efficient sa amin sa pop-up. So, papunta kami ngayon kung saan kami nagbibili talaga ng mga ano namin, ng mga gamit ingredients namin for, kasi dito, ano siya, for baking, even for coffee, dito talaga kami bumibili.
hindi ko na napakita sa vlog. Honestly, kinuha na yung mga ibang gamit namin, yung pop-up booth, tapos yung ano, kasi bukas sasabay kami sa pag-ingress, sa pagpasok doon sa mall, early pa, very early. Ang start kasi yung open ng mall is 10 to 7. Ay, hindi, 10 hanggang 9 PM hata kami. So, dapat before mag-open ng mall, nakaset up ka na, parang ganun. So, 7 AM to 9 AM yung ingress namin tomorrow. So, sobrang aga pa talaga. So, para mas, hinakot na siya lahat sa Travis, yun yung dadalhin namin. Kasi kinunti ko na yung dala, kasi syempre nakapag first time na kami na pop-up last time. So, parang mas nagets ko na kung gano'n lang kakonte, not too much, parang gano'n. Tapos, I will go out again, kasi may mga hindi pa kami nabili, kasi parang umuwi kami agad ni Daddy to manage this, yung pagpaghahakot, gano'n. It's already 10:45 and hindi pa rin kami tapos sa pag-ready ng lahat kasi syempre madaming nangyari for the whole day and we have kids. Mabuti na nga lang yung dalawang kids na sa ano na sa in-laws ko ngayon, doon sila nag-sleep. So much better, mas nag-less yung ano namin. Pero paparating kasi yung parents ko from Manila. So susundin sila namin kaya malilate naman talaga kami. Nang ano, hindi pa kami makatulog kasi yun nga, magsusundo pa kami sa airport. Talagang nagdala lang ako ng tama. Kasi I can naman, ano, if ever, kapag kukulangin, pwede naming matawagan si Daddy or errand siya namin, mag-iikot, magdadala. Kasi hindi talaga namin alam. Kasi last time, sobrang nahirapan kami sa pagbitbit. So, bali yung pagbitbit kasi we are a pop-up, diba? Parang ganun. So, bibitbitin namin yun lahat. So, sobrang dami namin dinala as in. Over. Tapos parang hindi lang nagamit. Siyempre, nung pag-uwi namin, bit-bit din namin lahat. So, parang dun, we learned our lessons. Parang ngayon, tinama lang talaga namin. Enough. I think enough. para sa tomorrow. So, in case na talagang sobrang daming orders, expect namin. So, magpapadagdag na lang kami kay Daddy. Andiyan naman siya as our errands. Parang siya tomorrow. Tapos, for our menu, honestly, ito pa yung hindi ko talaga ma-final. Cookies! Nag-bake kasi ako ng parang bulk of cookies for tomorrow. Honestly, isa din yun na pinagsisihan ko. Last pop-up kasi, hindi ko ina-expect na parang sa kasabay sa event na yun, sobrang dami nagsisell ng cookies. So, syempre, ang sobrang dami ko, parang nag-bake ako twice per flavor. So, sobrang dami na. Tapos, hindi siya naubos or talaga hindi mo lang siya nakalahati kasi sobra talaga ang na-bake ko. So, parang I learned my lesson. So, parang ngayon, tama na lang yung binake ko. So, talking about menu, eto na kami. Honestly, nakailan kami. Ay, yung first kasi namin na set up with our pop-up booth, parang nakastick siya. Pero, yun nga, yung problem is, nag-change pa kami hanggang ngayon ng menu namin. So, kapag naka-sticker na siya doon sa pop-up namin, talagang iningeta namin, baka masira siya or there's some way sana na ma-change. Yung gusto ko sana, meron akong parang sinasite na parang, yung parang papalitan mo lang yung print ng printer, yung laman, parang frame siya, isa yun. For pop-up lang naman kasi, yung isa naman na iniisip namin, yung parang naka-standy siya. Pero this setup namin kasi tomorrow, parang masikip yung space for the traffic, yung para sa tao. So, parang hindi kami makalagay pa ng extra for the line kasi yun nga, masisikip na siya. So, dapat andun lang. So, for now, hindi ko siya didikit sa pop-up booth, sa booth namin. Parang, ano lang siya, 200 na lang. Pero, ano si pinag-iisipan ko pa? Tomorrow, kapag magsisetup kami, pag-iisipan namin, nagdala naman ako ng double-sided tape, if ever na, ididikit siya talaga namin. Or, yung parang, alam nyo yun, kapag mag-orders, here's our order, parang nandun lang siya sa front, pipili lang sila, parang ganun. Kasi tomorrow, bibili pa si Daddy ng madaming ice na kailangan namin for the setup. Talagang bumili ako ng isang malaking ice chest. I think na-share ko yan sa previews ko ng mga day in the life nung dumating yung ice chest na yun. Sobrang laki niya talaga. Hopefully, okay na yun. And tomorrow, mabuti na lang naalala ko, we need water.
Yung water din pala, yun yung mga pa-importante namin tomorrow. Yun! Yung pa ba? Kaya ngayon, katapos ko lang mag-bake, so ipapalano ko pa yung food, tapos i-wrap niya namin individually. I'll show you naman kung ano mangyayari bukas. Here's our setup. So, I've honestly nag-make do lang kami. We're not sure if it's okay. Pero I'll show you later yung setup namin. Here, nandito kami sa gitna, sa first floor ng Ayala. Here's Ayala Bacolod. Tapos, iwan nga, kung magsa-setup siya ng tama. Tapos dito lang yung front namin. Parang ito yung traffic ng mga tao. Yan. Honestly, this is a bacon pop. So, parang mostly talaga mga anime. Anime siya yung ano nila. Yes, we are home from everything. And sobrang sama na napakiramdam ko. I don't know what happened. Parang second day in the afternoon lang, talagang today, sumama talaga yung pakiramdam ko. Na-trigger yung allergic rhinitis ko. Tapos, grabe talaga. Maybe it's the cold or I don't know. Bigla kasi talagang umulan, sobrang lakas. Mabuti na lang talaga, praise God. Ang galing talaga ng timing ni Lord kasi nakapaglagay na kami ng gamit namin sa car. So nakapag-egress na kami. So nag-close ang mall ng 9 PM. Mabuti na lang din earlier. We thought it's 10 PM also. So 9 PM. Tapos yun, nakapag-din kami. Nakapagligpit na and lahat-lahat. I was not able to shoot na lahat kasi sobrang busy, nagmamadali. Kasi yun nga, inhabol na sa... And syempre, pagod na talaga. Talagang 2 full days yung event na to. Sales. Honestly, tamang-tama lang siya. We cannot say na sobrang dami. Well, compared sa other pop-up kasi na meron kami, that one kasi, ano lang siya, nag-start ng afternoon until night time, tapos 2 days rin. So, syempre, ilang oras lang yun, parang 5 hours lang. Ito naman full day, 12 hours, diba? Kasi 10 AM to 10 PM. Eleven to twelve. So yun, syempre na times 2 din. So parang hindi ko malaman, hindi ko pa masabi na is this good ba? Parang ganun. Honestly, yung saying ano lang talaga namin is makabawi lang from the yung rent. Kasi may bayad yung place namin for the event para makapag put up ka ng location, makapag put up ka ng pop-up na parang as a merchant, parang ganon. So parang na-cover niya naman, it's 4,000. So yun, na-cover niya na. And syempre, kung titingnan mo kasi, yun yung ano, that's what business is. Hindi yun na, oh, ilan na nakuha ko ba, na-cover ko pa. Sa ganito kasi, it's a long term. And pop-up is just one of the means na para makapag ano kami, like kung ano pa, advertised our
shop kasi wala kaming physical store. So, nalalaman lang nila na meron kaming ganito for delivery kapag yun nga, yung mga pop-up na yan, maliban pa sa mga, syempre, they deal with social media, lahat na yun. So, it's one way, mas nakikilala kami, you're building your name. So, hindi siya na parang one time lang, parang ganun. So, kapag nag-iisip ka talaga, it's a long term. And ang tinatawag nilang return of investment, matagal-tagal pa talaga. So, sa ngayon, parang nangyayari yung pera namin for the business nga, ano lang, umiikot lang. Sorry. Si Kai-Kai kasi yan, nag-move din. So, umiikot lang siya kung saan siya namin nilalagay. Siyempre, gano'n. So, pero the Lord is really blessing us with customers and syempre mga repeat customers. We are very, very happy talaga. Meron na kaming mga suki na talagang regularly nagpapadel at deliver nung, ano, ng coffee namin. So, happy na kami with that one. This is very tiring. Every time matatapos kami ng pop-up, parang nag-iisip talaga ako palagi, is this worth it? Pero, yung last kasi namin na pop-up, totoo yan. After nung nag-delivery kami, mas dumami yung customers namin. So, ibig sabihin, parang mas nakilala kami, hinahanap na kami. Madami rin nag-follow sa amin sa social media. So, I think it's a parang worth it naman, parang maganon ko. So, for this one, let's see. Pero, talagang grabe yung pagod. Pwede ka sanay sa mga ganito. Tapos, syempre, for our setup kasi, may work pa kami ni Daddy. So, tomorrow, I need to wake up early kasi may work pa ako. And, continue rin yung mga anak ko with Ellie. May school tomorrow and same with Daddy. So, parang alisin na sasanay na rin kami. Pero yun lang ha, there are pros and cons. Pero syempre, sabi ko, kapag nag-i-invest ka, may ano talaga yan, may hirap yan, paghihirapan mo yan siya, may effort, it will take your time, lahat-lahat ng yun. Pero it started on that and you will reap talaga yung lahat ng pinaghirapan mo, totoo yan. So, I think that's it for this vlog. I'm not sure if I was able to give an insight sa inyo. And it will be helpful to make your decision if you are planning to have a parang ganitong kind of business. Kahit mga startup lang and maliliit lang. Yung business kasi namin really starts slow. Parang ganito yung style namin. Even with the time na in-invest namin, with the money na in-invest namin, paunti-unti sila lahat. Pero, the most important thing, you should love what you're doing, even yung business mo, totoo yan. Kasi dapat, example, we're selling coffee, dapat love ko yung coffee. Kasi dun ako mag-base lahat. Ako yung manumagawa ng mga recipes ko, ako yung nagsisell. So, dapat love na love ko, gusto ko siya. So, kasi mas ano siya, mas lesser yung parang burden sa'yo kapag gusto mo yung ginagawa mo. So, yun, that's one thing na talagang thankful din kami. And another, syempre, sa amin, sa business namin, this will not all work out without the Lord. So, talagang ini-interest lang namin kay God kung saan papunta to, really following talaga and being righteous even sa business namin. Giving what's of the Lord and of course what's of the government. Alam niyo na yan with the tax and everything yan, integrity, righteousness, nandun talaga yun and everything will follow. Totoo yan, paunti-unti lang nakikita yan at nakikita magbubunga talaga yan. So, I think that's it for this vlog kanina. Grabe, ang haba ng end ko. Sorry. I'm very tired na. Magpapahinga na kami. You should rest. Para recharge naman for tomorrow. Thank you for watching and see you in the next one. Bye-bye!